Bago tayo mag-unlock or mag-proceed dun sa tutorial is kailangan muna natin gumawa ng account. Unang-una yung gagawin is kailangan yung pumunta sa website na ito. Then ilalagay ko na lang dun sa description yung link. Okay, let's start. Pag nandito na kayo sa registration, click nyo lang yung those who use other than AU. Yan, ayan po. Then, pagka-click nyo nyan, input nyo lang po yung email address nyo, then isa-send po doon yung verification code para po ma-verify po yung email address. Yan. For example natin yung ginawa kong email address. Ayan, wait po natin siya. Dito na tayo sa step 2. Kailangan natin yung 6 digit. Try natin puntahan yung email. Ayan, ito na po. Dumating na po yung 6 digit code. Ayan. Ito po siya. Ayan, input po natin siya dun sa site. 744610. Yan. 744610. Then click next. Then sa step 3, kailangan nyo lang pong mag-input ng password. Kahit ano po, halimbawa. Then, birthday, year. Yan, manghula na lang po tayo. Yan. Then, agree to the terms of use and register. Yan. After nyo makaregister is, magsa-sign in po tayo. Yan, save lang po natin yung password. Click nyo lang po yung My AU. Yan, magla-login po tayo. Yan, login with AU ID. Yan, naka-login na po pala tayo. Okay, let's start. Ngayon is punta na tayo sa unlocking tutorial. Ngayon sa pag-unlock po, ang una po natin gagawin is kailangan i-check muna natin yung IMEI number kung eligible ba siya or hindi. Okay, let's start. Wait lang. Saan ba siya na ilagay? Yan, meron po ako dito example ng IMEI number na nakalock sa AU, which is iPhone XS Max. Para ma-verify natin siya is balik tayo ng Chrome, tapos add new tab tayo. Pupunta po tayo sa sickw.com, then go. Yan. Gagawin nyo po dito is input nyo lang po yung 15 IMEI number, then please choose carrier. Dito po yung pinakapangalawa, choose nyo po ito. Yan, click nyo lang po yan, then yung pink, yung naka-smile button, click nyo lang po. Yan, papakita ko po sa inyo na nakalock po talaga siya. Then ang carrier niya is AU KDDI.
Yan, kung makapapansin nyo po, country, Japan, then Simlac is lock. Ngayon, paano natin siya malalaman kung eligible pa siya para ma-unlock? Ito naman po yung isa pong website para po malaman natin. Gawin nyo po is add new tab ulit kayo. Then, type nyo lang po sa address. Address bar is AUIMayCheck. Yan. Yung pinaka-upper po na lumabas po sa search, click nyo lang po. Ika-copy ko na lang po yung link, then lagay ko na lang po ulit sa description. Yan. Yan, i-input nyo po ulit dyan yung 15 IMEI number nyo. Yan. Paste nyo lang po, then go. Yan. Yan, may kita kayo dyan. Yung paliwanag ko siya isa-isa. Pag triangle yung lumabas, yan, triangle po, no? Ay, wait lang, mali. Ito na lang. Yan, pag triangle yung lumabas, yan yung triangle. Yan. Yan, pag triangle po, ibig sabihin po niyan is in contract pa po yung plan. Ibig sabihin, hindi pa po siya fully payment, pero pwede na po siyang ma-factory unlock. Kasi wala naman po siyang hindi pa naman siya totally blacklisted or hindi pa naman totally tapos yung contract. So, pwede siyang ma-unlock. Then, pag ito naman, yung circle, ibig sabihin yung circle is fully payment na siya. Tapos na yung contract niya. Then, pag lumabas naman dyan is X. Yan, yung pinaka-itaas, yung pinaka-unang-una. Ito yung X. Yan. Ibig sabihin po, blacklisted po yung unit. Either hindi po siya na fully payment or hindi siya nabayaran. Yan. Pag yung negative sign naman po, ibig sabihin po yun, indication po niyan is hindi po siya AU. Okay, balik tayo dun sa website. Ngayon, sa pag-unlock naman, ang gagawin nyo lang po is type nyo lang po sa address bar. Since na nakalagin po kayo dun sa AU na site, ito po yung hahanapin nyo po. AU space SIM unlock. Yan, search nyo po. Then, sa pinakaunahan nya, click nyo po yan, SIM unlocking procedure. Then, sa scroll down nyo po. Yan, may makita po kayo dyan na SIM unlocking procedure. Yan, ang gagawin nyo po, i-click nyo lang po yan. Mag-auto-direct na po yan. Kasi nakalagin na po kayo eh. Yan. Ang mangyayari po dyan is, sa scroll down nyo po siya. Take note ko lang po ha. Ang pwede lang pong ma-unlock is kailangan po 101 days old yung inyong unit and above, then 2015 year model pataas. Para sa iPhone 6S pataas, then sa Android 2015 model pataas. Yan. Click nyo lang po tong other terminals. Yan, yung other terminals. Then, may lalabas po dyan na IMEI tsaka made number. Ngayon, double input nyo lang po dyan yung 15 IMEI number. Next. Yan. Dalawang beses nyo lang po siya i-ano din. Go nyo po. Click nyo lang po tong orange box. Yan, yung orange box po. Click nyo lang po yan. Next po ang ibig sabihin yan. Yan. Ngayon, sa step 2, yan, lalabas niyan yung year model kung kailan na purchase, yung model niya, IMEI, tsaka made number. Yan. Ngayon, hindi siya nag-auto-translate eh. Sa English, ngayon, ang gagawin po natin is, i-click nyo po ito.
Yan. After nyo maklik nyan, click nyo lang po ulit yung pinaka-ibaba. Ito po. Yan. Or ito. Yan. Click po natin. Ay, wait lang. Iba yung na-click. Yan. Then, yung pinakauna po, i-click nyo po siya. Ito. Yan. Ito po. Yan. I-click nyo po yan. Okay, click natin. Then, dito. Yan dyan. I-click nyo po dyan yung inyong email address. Yan. Lumabas po siya, di po ba? Yan. Check nyo lang po. Then, pindutin nyo po yung kulay orange box. Yan. Ibig sabihin, proceed na po tayo. Yan. Ngayon, hintayin po natin yung email ni AU. Ngayon, pag hindi nag-appear sa notification nyo, punta tayo dun sa mismong Gmail account nyo. Sa email po. Yan, back po natin. Yan, refresh po. Yan, lumabas na po yung link. Yan, kung mapapansin nyo, di ba, meron siyang naka-blue na sulat. Ito, yan. Yan, naka-blue na yan. Magulo yung ano ko. Pasensya na po ha. Yan, click. Ang gagawin po natin is kiklik natin. Then, open po natin siya sa Chrome. Yan, nag-translate siya. Ibig sabihin, SIM unlock procedure completed na po tayo. Yan. Nakalagay po dyan, try multiple SIM card. Yan, kikita na po natin. Try multiple SIM card. Yung model ninyo, IMEI number, then purchase date. Ngayon, do-double check natin siya. Kung talagang factory unlock na siya. Balik po tayo dun sa website ng seekw.com. Ito po siya, seekw.com. Yan. Input po ulit natin yung IMEI number. Yan. Yan. Nakikita nyo naman po, nakalock po yung nakalagay dyan. Lock po siya, lock. Yan, nakalock po. Ngayon, kiklik natin to para makita natin kung ano yung lalabas. Yan guys, success po. Unlock na po siya. Yan, may kita ninyo, SIM lock, unlock. Yun, ganun lang po siya kadali kung paano po mag-unlock. Yun, para sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please po, mag-subscribe na po kayo para updated pa po kayo sa mga tips and tricks natin. Maraming salamat po.